inuutaka na naman po ni Lene Robredo o fake Vice President Lene Robredo itong ginagawang electoral protest doon po sa Supreme Court. Ang gusto po nilang mangyari, i-dismiss. Hindi po ipaalam kung ano po talaga yung totoo kung nagkaroon nga ba ng dayaan. So ngayon mga sangkay, gigisahin po natin ito si fake Vice President. Okay ba? You know what is up mga sangkay, this is me and I am back for another video na ating gagawin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan o sa Tagalog, kaibigan Janjan. Siyempre kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Pakipindot na po yung subscribe button at pakiclick din po yung bell notification para lagi po kayong ma-update sa bawat video na ina-upload natin. Kamusta po lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating mga kababayan na nasa Sabah. Stay safe po. At shoutout din po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Siyempre, hindi ko rin po makakalimutan yung mga kabataan dyan na talagang namang solido na nagmamahal at sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa inyo. So today nga po mga sangkay, pag-uusapan na naman po natin itong kakulitan ni Lene Robredo na talagang klaro na ayaw po nilang lumabas ang totoong nangyari noong 2016 na sinasabi nga na nagkaroon po ng malawakang dayaan sa buong Pilipinas sa pagka-vice presidente. Nagpasa na naman po sila ng counter manifestation sa motion na ipinasa po o isinubmit ni Ferdinand Bongbong Marcos doon po sa Supreme Court. Siyempre kasama na po dyan si Solicitor General Kalida. At ito ngayon mga sangkay, nung nabasa ko to, ang gusto po mangyari talaga nitong Lene Robredo na hindi po lumabas yung totoo. Nanggigigil ako, so umpisa na po natin ito. Tara! Alam nyo mga sangkay, nakakabalas na po itong electoral protest ni Bongbong Marcos doon sa Supreme Court. Dahil po sa tinagal-tagal, more than 4 years na paghihintay po natin, una kalatag po yung kaso na yan doon sa Supreme Court na hanggang ngayon mga sangka, hindi pa rin po lumalabas o ayaw pa rin po nilang ipalabas kung ano po talagang totoo. Ayaw po nilang tuldukan doon sa Supreme Court. Dahil nga po ang may hawak sa protestang ito ay walang iba kundi yung apo ni Clearin ng Dragon Ball Z. Joke lang. Siya po si Leonen. Si Leonen na kung saan tatamad-tamad, siguro yung tamang term, pinapatagal po hanggang sa umabot po ng 2022. Dinidelay po ng dinidelay. Wala pong ginagawa. Kaya mga sangkay, tumatagal ang protestang to nang hindi po natutuldukan. Isipin nyo mga sangkay, napakatagal na nito. 2016 pa po, nag-file si Bongbong Marcos kaagad ng electoral protest. Binigay na po ang lahat, ebidensya, lahat po, budget para po sa gagawing pag-inhibit sa kasong ito. Subalit, hanggang ngayon, mga sangkay, from 2016, Supreme Court, ano na? Hanggang ngayon, 2020, wala pa rin kayong malinaw na inilalatag? No, ayaw nyo pa rin tuldukan ang asong to? Siguro mga sangkay, nakikita ko dito, ayaw po ng Supreme Court tuldukan dahil kapag tinuldukan ito, dahil sa dami ng ebidensya, lalabas doon na si Lene Robredo ay talaga nga naman nandaya. Nandaya po sa pagka-vice presidente. So ito po yung nakakagigil. I'm sorry guys, medyo hype lang. Naglabas na naman po ng counter manifestation ito sila Lene Robredo. Ang gusto po nilang mangyari dito, ayon po dito, Vice President Lene Robredo, hindi po talaga Vice President to, pero sige. Vice President Lene Robredo's legal team on Wednesday filed a counter manifestation on Marcos motion for Associate Justice Marvick Leonen, said to be a member in charge of the pool protest inhibition from the case proceedings. So ang gusto nilang mangyari, kasi yung motion po ni Bongbong Marcos ay sinadya po talaga. Tinumbok po kasi talaga dito itong si Leonen. Natatamad-tamad po at dinidelay po ng dinidelay itong protesta hanggang sa umabot po sa 2022 election. So ang pinasang motion ni Bongbong Marcos, tinumbok na po dito. Maging si Solicitor General Kalida, tinumbok na po nila dito si Leonen. Na ang gusto mangyari nitong si Leonen ay i-dismiss na lamang po yung kaso na hindi po natutuldukan. Binigay sa kanya yung kaso para asikasuin, pero ang trip pala niya is i-dismiss na lamang without
an action para malinaw o para mas luminaw po yung lahat. So ito po yung nagiging ano, nagiging pangit doon po sa Supreme Court ngayon. So itong si Leleni Robredo, guys, ito po yung gusto nilang mangyari. Pansin naman po natin, sa bawat pagpapasa nila Bongbong Marcos ng motion, kasi sila Bongbong Marcos, ang gusto nila pong mangyari is matuldukan na mga sangkay. Ang gusto nilang mangyari is matapos na ito, luminaw na po ang lahat kung sino ba talaga yung tunay na vice-presidente, matuldukan na, mag-inhibit na mismo ang Supreme Court at tingnan na, bukay kayo na po sa Maguindanao kasi yun doon naman po talaga yung tumbok ngayon sa may part ng Maguindanao, doon po sa may Basilan area na kung saan nakafocus po doon ngayon sila Bongbong Marcos, na bukay kayo po lahat at kapag nakitaan po ng dayaan doon, ang mangyayari mga sangkay, hindi na po kinakailangan mag-declare ng failure of election. Alam nyo ang mangyayari? Annulment po ng boto sa pagka-vice-presidente ni Leleni Robredo. That means mga sangkay, no need na po for recount sa national. Ang mangyayari na lamang po mga sangkay is matatanggal po talaga totally si Leleni Robredo. So malaking iskandalo po ito para sa kanila dahil nga po si Leleni Robredo, isipin nyo, umupo po ng ilang taon, sinabing siya po ang vice-presidente. Pero pagdating ng tamang panahon, sasabihin ng Supreme Court na tama nga naman talaga si Bongbong Marcos. Talagang may dayaan pala na nangyari. So hindi na po kinakailangan mag-declare ng failure of election. Mangyayari nila lamang po is tatanggalin po si Leleni Robredo. Umalis ka dyan, hindi naman ikaw yung vice-presidente. Then papalit po si Bongbong Marcos. Kaya itong si Leleni Robredo, ayaw po nilang mangyari na magtuloy-tuloy po ang kasong to hanggang sa matuldukan. Ang gusto lamang po nila mangyari, madismiss. At kung hindi kayang i-dismiss, madelay ng madelay hanggang sa 2022 election. Mauutak mga sangkay. Magagaling po talaga itong mga dilawan pagdating sa utakan, sa pandaraya. Magugulang. Kaya nga mga sangkay, kapansin-pansin na pag nagbibigay po sila Bongbong Marcos ng motion doon po sa Supreme Court, magpapasa naman po itong si Leleni Robredo ng counter manifestation sa motion ng kampo ni Bongbong Marcos, nang sa ganun maantala po yung kasong ito. And actually mga sangkay, itong kasong to, ito po yung pinakamabigat na kaso ngayon sa Pilipinas. Itong protestang ito mga sangkay, ito po ay malaking protesta, malaking kaso na dapat po itong Supreme Court ay nagfo-focus. Wala po silang focus, so Supreme Court ano na? Leonen, umalis ka na dyan. Itong tinutumbok nila Marcos eh, na umalis na po si Leonen at palitan na kasi nga po, hindi naman nagbibigay talaga ng aksyon. Wala pong ka-aksyon-aksyon yung taong yan. Kaya itong si Leleni Robredo, pinagpipilitan po nila na si Leonen manatili na in charge. Si Leonen manatiling in charge sa electoral protest ni Bongbong Marcos. Nang sa ganun, magugulangan po nila ng magugulangan. Kasi kapag iba ang humawak yan, mga sangkay, siguradong, ilang buwan lang mga sangkay, matutuldukan po kaagad ito. Matutuldukan kaagad at malalaman na po dito na nagkaroon nga po ng pananabutahe ng eleksyon noong 2016. Ito mga sangkay ha, logic lang at common sense. Kung malinis po talaga si Leleni Robredo at totoo po silang nanalo, papayag po sila sa gustong mangyari nila Marcos. Kasi yung gusto lang naman mangyari nila Bongbong Marcos is lumabas yung totoo. Kasi ang mag-i-inhibit po dyan, hindi naman po sila Bongbong Marcos, kundi ang Supreme Court mismo. Kung malinis itong si Leleni Robredo, o sige, sasabihin nila na, sige, mag-inhibit na kayo. Gawin nyo na yan, tuldukan na natin yan. Nang sa ganun, lumabas na yung totoo. Pero ayaw po nila mangyari, di ba? Ang gusto nila pong mangyari is madismiss. At hindi na po maipagpatuloy. Niloloko po nila yung taong bayan eh. Tapos itong mga media naman, pansin po natin yung media, di ba? Yung media, pabor na pabor po kay Leleni Robredo. Shout out nga pala dyan sa mga magugulang na media. Ilang beses na po silang nagkalat ng fake news. Sasabihin po nila na nanalo na naman po si Leleni Robredo sa ganitong, Diyos ko po, itong media na to, wala na po talagang. Hindi nilalabas ng media yung totoong balita na itong si Leleni Robredo hinaharangan po yung electoral protest ni Bongbong Marcos. Ayaw po nilang matuldukan at gusto lamang po nila madismiss. At kung hindi kayang madismiss kaagad, i-delay ng i-delay hanggang po sa umabot sa 2022. Mainstream media, magkano ba yung dahilan? Ha? Bakit pabor na pabor po kayo sa mga mandaraya? Sila Bongbong Marcos, kung hindi man po sila ang totoong nanalo, okay lang mga sangkay, at least lumabas yung totoo. Diba? Sila Marcos wala pong takot. Hindi po sila natatakot na lumabas yung totoo. Bakit mga sangkay? Kasi alam nila na dinaya po sila. Kasi kung hindi po sila dinaya, sasabihin na ni Marcos, okay, atras na yan. Kasi luminaw na yung lahat eh. Pero hindi mga sangkay, pinagpatuloy at pinagpatuloy
ipinaglaban po yung boto ng taong bayan. Ito naman po talaga yung mahalaga, mga sangkay, na hindi po masayang yung mga boto natin. Ito yung ano eh, nakakasama ng loob para po sa mga bumotong Pilipino. Ang daming Pilipinong bumoto kay Bongbong Marcos. Tapos dulukohin lamang po ang eleksyon itong mga dilawan. Sanay na sanay po sila eh. Sanay na sanay po sila. Nasimula po nung pag-upo ni Corazon Aquino, nandayan na po sila sa eleksyon. Sana nga hindi na umabot ng 2021. Malaman na po agad yung totoo kung sino nga ba yung tunay na vice presidente. Nang sa ganun, madeklara na po kasi itong si Lenny Robredo din naman po talaga itong tunay na vice presidente sa ngayon dahil nga po may electoral protest. Kumbaga, display lamang po yan siya. Display, nagpapasikat sa media. Ganun, pa-picture, bigay ng lugaw. Sige na mga sangkay, maraming salamat sa inyong panonood. This is me once again, Sangkay Janjan, and lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.